di lalo mas mahirap, tama? Kung hindi mo kaya doon sa pagmamahal sa mag-asawa na pinili mo, lalo mas mahirap kung hindi mo pinili. Nakuha niyo? Kaya marami, kaya nga pati sa Bible, pag tinuturo yung love your brother, hindi love your wife, or yung love your wife, tinuro yun. Pero yung love your brother, sa concept ng sa church, ang idea is, hindi mo pinili yan eh. Unlike sa kaibigan, pinipili mo yung kaibigan. Di ba? Based on your preference. Eh, ang kapatid, walang pilihan yan eh. Bakit ko ba ito naging kapatid? Pero wala meron eh. Buti, eh kaya sabi niya, kung hindi mo maayos yung asawa mo na pinili mo, dilato mo na yung kapatid. Kaya dito ka muna magsimula. Ayusin mo. So sa akin nun, and the truth is, in any form of relationships, kailangan mo ng kapangyarihan. Tingnan nyo, papakita ko bakit. Buti na lang, ito'y available sa atin. How tremendous is the power available to us to believe in God? Kasi nga, maraming tao, they claim to believe in God, but they never took advantage of that faith. That faith tells us that those who believe in God, ano sabi? The same power demonstrated when Christ was raised from the dead is available to those who believe. Ano ba ibig sabihin nun? Kapag patay, kaya mo pang buhayin? Parang wow! Pag nabuhay mo yan, ipaka! Subukan nyo lang, ipatay na ko. Patanggalin mo na yan. Hindi mo pwedeng stay yan dyan. Hindi na mabubuhay yan. Tama? Patay na yan eh. Pero isipin ninyo, patay na marriage, patay na sabi ng Lord, kung yung mga patay na tao, nabuhay pa, di how much more yung marriage kayang buhayin ng Diyos. That power is available to you. Napansin niyo ba, minsan pati patay na gana sa trabaho? Napansin niyo ba yun, yung enthusiasm mo sa buhay na wala na? Ano sabi ng Diyos? That power that raised Jesus from the dead, sabi ko, naniniwala ka, available din sa'yo. Kaya kung tataka ako, sabi, alam mo pa, alam na, on my way here, merong kausap sa taga-dya, muna sabi ko, saan? Basta saan? Somewhere. Somewhere around the globe. We have nag-usap kami. One of the nila, struggles is they have lost the zest in what they are doing. Naranasan nila yun? Eh parang, parang tinatamad na ako. Naranasan nila gigising ka parang, parang nakakatamad na ako na ako. Parang, kung pwede na, huwag na pumaso. Di ba? Pati pagkain, parang nakakatamad na kumain. Di ba? Di ba naman po? Nakakatamad pa po yun. Pero what if parang wala na ako ng gana? Now, listen to this. Whatever the reason behind, there is something that we can take advantage of. The power that raised Jesus from the dead is available to you. Kaya pag tinatanong ako, ano nagpapagana sa'yo everyday? Hindi kape. Ano nagpapabangon sa'yo? Di ba? Hindi, Nestle. Walang pinalaman yan. Hindi ano magpapabangon sa'yo. The same power that raised Jesus from the dead is available to you. Okay? Kaya nga, I start my day with prayer. But misang pag ayaw magbumangon sa kama, ngayon yung sige, Panginoon, allow your power to be at work. Kasi hindi ko gustong kumangon sa kama. Gusto ko pa matulog. Di ba? And alam mo, amazing. God will just remind you, you are to live with a purpose. Rise up from the dead. Rise up from where you are. Di ba? Rise up from your dead. Bakit? Kasi meron kang buhay to share. Tama rin yun? Kaya kapag tatanong mga bata eh, Papa, saan ka pupunta? Aalis ka ba? Di ba, kung bata tayo, tatanong magulang, ano sa kila? Maghahanap buhay. They're dead. That's why nagagalap buhay. Eh, pag sa kamunta, magbibigay buhay, anak. Because we're alive. We're to give life to people. Nakuha? At tanong mo sa tanong mo, ikaw ba, nagbibigay buhay ka ba sa opsina? Pag dumanating ka ba, nagbubuhay ko yung tao sa opsina? O, pagdating mo, parang patay lahat, hindi na siya. Ayaw na! Ayaw na kumino, ayaw na kumino, lahat, tumakahimik. Nawawala ng sikla. Pag dumating ka, sumisig na lahat. Hay, hindi na siya. Di ba? Parang nabubuhay lahat. Yun ang dapat effect mo. Ngayon, bakit? Because in any relationship, these are the stress points na haharapin mo. In any relationships,
at work, at home, di ba? Ano yan? Unexpected differences. Parang di nyo ito inaasahan. Yung mga unmet needs. Hindi nila intindihan, may pangangailangan ako. Di ba? Yung mga unforgiven mistakes. Kaya minsan wala tayong kagana-gana, hindi ko makayanan makita yung mukha na yan. Hindi ko mapatawag ang ginawa niya sa akin ng nakaraan. Di ba? Hello? So, isipin niyo, meron na ba mga tao nito sa listahan mo? Yung araw gusto mo sila mawala sa buhay mo. Now listen to this. Itong power na to is available to help you GPS, to track where you are. Maka GPS. To grasp your mates' differences, to provide for their needs, for your mates' need, and of course, to start over with a clean slate. Okay? Pwede ba yun? Yes. Because that power is available to you. Why did I use the word grasp? Ang ibig sabihin ng grasp is to understand the depth of something. Gusto ko maintindihan yung laging pagkakaiba na to. Di ba, kung kayo man ay nag-asawa, kayo di ba, sino mga binatadalada ba rito? Okay, so, kailangan mag-clarify na sa utak ninyo, ha? Sa lahat ng mga nag-asawa na, tanong mo sa kanila, sa simula, gusto ko siya kasi iba kami. Opposite attracts. Gusto ko iba siya eh. Siya yung parang, ang isip natin, that person will complement me. That person will complete me. Diba? Eh, ang problema, yung lalim ng pagkakaiba ninyo, hindi mo maiintindihan. Bakit? Because that person alone can understand himself. Look at what it says. No one can really know what anyone else is thinking or what he is really like except that person himself. Kaya nga may aklat, gusto natin yung mga ibang tao to respond to situations similar to our responses. Hindi pa pwede. Kahit sa mag-asawa, hindi umubra. Men are from Mars. Women are from Venus. Yun ang sabi ni John P. Gray. Magkaibang planeta kayo. Diba? We grew up from a different background. Kaya minsan yung opisina mo, naiinis na rin. Hindi ko ito maintindihan. Hindi, magkaiba kayo ng background. Hindi maintindihan anong pinaggagalingan niya. Hindi mo alam kung anong mga pains niya sa magulang niya. Di, kung dyan, may lalo na sa mga asawa, magkaiba kayong pamilya. Hello? Biruin mo kung hindi kayo nagkakaintindi. Noong una, parang okay siya, iba siya. Ang linis niya. Tapos ako, makalat ako. Expect mo siya maglilinis ang alat ko. Eh hindi. Ang una sa akin, pag marumi sa hapen ha, yes, dear. Oh, the following months, the following year, sabi naman sa'yo, sa hamper eh. Yeah? Pangatlo na yan, sa hamper! Akala niya kasi, dahil magkaiba tayo, ikaw tagalinis, nung mga dumi, hindi, i-re-require ka to be like her or like him. Naku, meron akong buti sana kung babae lang yung ganyan. Yung lalaki pala, mitikuloso, pati yung linya ng lunchtime. Kailangan nakapantay-pantay. Sabi ko, wow! Hindi na, mga OC talaga. Yung tipong pati yung pagkakatiklop ng, sabi ko, hindi magkakapatawaran dahil lang doon. Eh kawawa, nasanay na may katulong yung babae. Nung napakasawa, hindi niya kaya i-provide yung katulong. Di siya yung katulong. Nako, away, hindi maintindihan. Di ba? Kasi inisip niya, buti pa to, ang linis-linis sa buhay. Ako hindi, magkakaintindihan ka, magkakatulungan kami, hindi kayo magtutulungan, magtuturuan. Kaya yung dating opposite attracts, naging attack. Maintindihan na. Ha? Kaya, itong importante, then how can I understand the differences? Yan. Yeah. Tatawa kayo sa lahat naman ng pagkakataon, minsan nakakatuwa talaga ng Diyos, may sense of humor. Yung mapapakasawa mo, kung ikaw ay early riser, yun naman night owl. Tulog pa! Di ba? Agad yung nagising, tulog pa ito! Ikaw naman ang agad matulog, siya naman gising pa! Di ba? Bayangkarat, ganun. Yung isa naman, kung kakaano katahimik kumain, ang ingay naman ang isa. Ba't ganun ba kung umuya? Ang ingay yun! Kung ingay mo na ang umuya, ang tahimik mo naman.
ka ba? Di ba ang bilis? Di ba ang bagal? Parang sa lahat ng pagkakataon, ba't kayo pa ang nagkasama? Kami, nakakatawa sa bahay namin. Kaming dalawa, ako, hindi ako mahilig sa sabaw. Nasaraw ang hilig sa sabaw. Yung magsisinigaw niyan, laman lang kinukuha ko sa kanya yung tubig. Kasi nagkakalat ang linya. Bakit wala rin laman? Bakit wala rin sabaw? Kasi pare-pare kayong nagugutom. Nako ha? Pero meron din kami, it takes a while para matindihan mo yung difference namin. Pero meron kami mga chances na parehas. Pero you have to sacrifice. Bakit? Kasi doon may maintindihan mo. Kailangan maintindihan mo yan eh. Ito, kinawa, lalo na sa lalaki. Bakit sa niya, your husband should try to understand the wife you live with. Bakit? Alam mo ba isa sa pinakamahirap yung hindi? Huwag mo na. Suspense. Para maintindihan niyo, meron isang lalaki na sobrang faithful kay God. Ito din, ano lang to, mentor yung channel lang to. Bisa ito si God, sabi niya, you've been so faithful to me, I want to bless you. Bumingi ka ng isang request, I will give it to you. Sabi niya, Lord, alam mo ba pangarap ko makapunta ng Hawaii? Gusto ko lagi pumunta sa Hawaii pag weekend. Pwede ka bang gumawa ng tulay mula Pilipinas hanggang Hawaii? Na wala ng visa-visa, parang diretso na doon. Sabi ni Lord, grabe ka, ang dami. Yung pinagagawa mo, hindi yan posible. Ay, hindi yan imposible. Hindi mo naintindihan yung mga requirements dyan. Mga dagat na tatawirin. Ang daming gagawin dyan. Nasa mga intrika system. Mga basta, matindi yan. Iba na lang request mo. Sabi yan. Sige na Lord, maintindihan mo na lang yung asawa ko. Kasi lalaki siya, maintindihan ko lang yung asawa ko. Maintindihan ko lang yung mood niya. Maintindihan lang yung hibit niya. Ilang lanes ba kailangan kong tulay? Mas madali pa yung tulay kaysa maintindihan yung babae. Hindi ko maintindihan sa una yun. Nung narinig ko 20 yun, yung bata ako, hindi ko maintindihan. Sobra naman. Nung nakapag-asama ko, naintindihan ko na. Sama lang, yung salita lang na bahala ka, ang daming ibig sabihin. Yung sabi ko na, kasi pagbabasketball ako, bahala ka. Sa makitig na pagkaintindi ng lalaki, bahala ka ako. Ang daming meaning nun. Pwedeng bahala ka kasi ikaw na ang bahala mag-decide o kaya bahala ka. Sa totoo, di ba? Tingari, naalala ko nung nag-petrosin ko, nanonood kami ng sine. Parang ang tanong kasama ko eh, gusto, hindi mo ba tatapusin? Dahil sa tagal na namin pagsasama, naintindihan ko na ibig sabihin yung tapusin. Pag tinapos mo, tapos ka. Kaya yung tapos na yun, parang naniniguro lang na pag-desisyon ka, gusto mo maramdaman. Kasi ang lalaki, pag nagsasalita, they speak what they think. Ang babae, pag nagsalita, they say what they feel. Not what they think. And oftentimes, they feel. Lagi nararamdaman ang nahuhunan. Oh, kahit tingnan nyo, subukan nyo na ito sa mga babae, panoorin nyo pang naniminin. Hindi ko sinasabi lahat ng babae na exception to the rule, ha? Pero bihira lang yun. Subukan sila mamili. Ang tagal nila mamili. May mga damit na isang blouse ng tagal. Okay, ano? Pili ka pa, pili ka pa. Yung lalaki na hapunan. Ang tagal-tagal, yun? Ito ang pinakamasaya. Nung nakapili na, after pressuring him, yun, ba? Pag uwi sa bahay, hindi ko gusto ang pinag-uwi. Isa-uwi na yung dati. Ngayon, ito yung lalaki, isa sa uli! Ang masama pa, ikaw pautusan! Ikaw na magsa-uli, nakakahiya. Ikaw ang uwi ka gagawa din, ikaw ang sa-uli! Eh kung di mo iintindihin, masasaktan ka. Tama? O ngayon, iintindihin mo. Sa pag-pamimili, i-enjoy mo na. Ito pa ba? Ito ba? Kaya sabi niya, try to understand. Kaya nga, ngayon ko lang naintindihan, hindi ko naman ngayon, no? Nung nabasa ko
them how to really build their family. Homes are built, look at the words, on the foundation of wisdom and understanding. Kaya ang mga tao na nag-give up, hindi nag-i-isip. Kasi it requires to understand, it requires diligence to think, to analyze. Ina-analyze lahat. Ito, halimbawa lang, ang mga babae magagalit sa lalaki pag may ginawa silang hindi maganda. Pansinin nyo, paano nila gagawin yun para may paliwanag sa iyong galit sila? Hindi nila sasabihin. Hindi na lang sila i-imit. Pag may sasabihin ka, hindi sila umiimit. Parang wala kang kausap. Di ba? Eh kung papatulad mo yan, away yan. Eh anong gusto mo nga mangyari? To build the home. So huwag mong patulan. Relax ka lang. Di ba? Ang teknik, magbaang maangat ka, hindi siya nababansin. Para lalo siya kasante ka pa. Parang, i-analyze ko, bakit ka ba galit? Ba? So, tatanong mo, galit ka ba? Ano? Alam mo na, huwag ka naman tanong, galit yan. So, as a man, you wait and try to understand the perfect timing of discussing things. Ako sa tagal ko, ito sa asawa ko. Hindi ko na muna pinapansin kasi alam ko naman ipoprocess niya yun. Kaya ako ang ginagawa ko, since I understand that there is depth of sovereign dimensions in life, may pray ako. Kinuulang ko na. Hindi ko ito kaya. Baro mo ng awa. May kawawain mo lang kausap na Diyos. And since this is the power of resurrection at work, di ba? Lord, buhayin mo ang kanyang namamatay ng isip. Naintindihan niyo eh? Kaya ako kasi sabi, may mga chat, papaliwanag sa inyo, ito ka makainan lang pinangyari. Masaya ito. May nagpa-picture. Di ba? May nagpa-picture. Bata. Batang dalat. Bata pa. Sa bata pa. Parang, apo mo na. Bata pa. Eh di nagpa-picture. Alam niyo mga bata nagsisiksikan, di ba? Eh madami sila. Napahawak ako sa bata. Na-timing. Na-picturean. Nilagay sa Facebook. Yari. Nakita ng asawa ko. Ba't naka-apay ka pa? Sabi ko, isipin ako, hindi, ano yan? Siksikan na, sa paatras ako. Napahawak ako. Hindi ka naghihinan. Baka mapano ka? Alam ko yung malasakit. Pero hindi na ako inimik. Hindi alam ko na ako saan kayo. Sa tagal na rin isasama, alam ko na yun. Diba? Yung jealousy kicks in. Sabi ko, Panginoon, you know my heart. You know my motive. You know what happened. Hindi ko siya gusto hawakan, pero I had no choice. Papahawak ako. Ganyan nga, nagdulog. Dito na. Hiniyaan ko lang. Ito nakakatawa. Tinan niyo ha. Ang heart ng babae to protect you and at the same time para hindi kayo magkalayo. Pero the reaction is palayo. Hindi i-imake, hindi kakausapin. So I pretend na parang walang nangyari. Kasi ayaw niyo lang ha. Masabi ko, huli ka na. Kasi tayo, hindi ako i-imake. Pero habang naglalakad kami, hawak ko yung kamay. Hindi. Tapos, this, alam ko na ang hilig ng babae ay mama siya at mama ng pamilya. Halika, mamili tayo. Wala ka, ano gusto mong bilhin? Pero ikaw, ano gusto mo ito? Ituro-turo. Habang sa kaktor na wala sa sarili, sumaya. Sumaya. Mamaya ako, ito gusto ko rito eh. Mahal mo, bayad ng kasalanan. Nakalus, ang pagkakamali eh, expensive. Pero amazing. After all, nagkikuntuhan na kami ulit. Ayan, ha? Tapos, nung palis na ako, ingat ka. Baka kung saan-saan nungkot ako ngayon. Kasi alam ko na, kung saan ko naman.
Ako, alam ko naman, kaya thank you for your reminder. Ayoko na patulan. Kasi kaya thank you sa reminder mo. And kasi ang hangat mo is to always enjoy the relationship. Kasi kung papatulan mo, ano ka ba? Pasensya ka ba? Paabo ko na yun? Ano ka ba? Grabe ka naman. Ano ka lang sa akin? Walang taste! Ang dami na rin, ang dami. Yung iba, tiisin mo na yan. Ano pa ka naman? Huwag mo na ipaliwanag sa lili mo. Isipin mo, ano yung intindihin mo, ano yung gusto niyang mangyari to protect you. Tama? Mahal ka eh. Thank you for reminding me. Thank you and I will take care of myself. Kaya pag-pray mo ako, ha? Kaya sa nagpag mo, ano ba naman yun? Ano ba naman yun? Papatulak ba? Ano kala mo sa akin? Ha? Pero lahat yung demonyong nag-iisip na ganyan, sa loob lang yun. Nagpag-Panginoon, allow the living Jesus to speak. Di ba? Kaya, thank you sa pagmamalasakit mo. Thank you sa pagmamahal mo. Thank you at mag-iingat ako. Tama natin? Yung iba nagagalit pa eh. O, yung kamay mo na naman. Pwede ba? Pagka ganun, hindi mo naintindihan ang pagkatao natin. We are all weak. And tsaka hindi naman yung issue. Hindi naman sa anak, ganun din. Di ba yung anak? Sa sobrang tuwa, nagkalak pa eh. Di ba? Parang namin pwede mo bata kung nagbibigay siya ng gata sa tatay niya, tuwa-tuwa yung tatay. Nakanin yan, tuwa-tuwa ang anak na nadala. Hanggang sa nalaglag din buong bote, tumapon. Paano sa sabi nalala, kalit mo ah. Ay, hindi eh. Ang intention niya, pasayahin ka. Subukan niyo, kita kayo ng bata, nag-drawing. Ang galing mo naman mag-drawing, anak. Ang galing mo. Sa sobrang tuwa niya, di drawing sa pader!